Emosyonal ng ikwento ni Nanay Corazon na Mila ang dinanas itong hirap matapos manalasa ang bagyong Yolisis sa kanilang bayan. Ayon sa kanya, makalipas ang halos 3 dekada nang manalasa ang bagyong Rosing, muli nitong naramdaman ang pait ng bagsik ng isang dilubyo. Ay, naro na lang kami sa ano, nakaupo na lang kami at ang tubig na hanggang tuhod na. Hindi na po kami na ano at kwan. Ayaw din ako para likasin ng mga bata at mahina na nga ako maglakad. Mahina na rin ang mata ko. Kaya doon na lang ako nakaupo sa bangko. Ayon pa kay Nanay Corazon, mas doble ang kanyang paghihirap dahil halos hindi na rin makakilos ang kanyang asawa. Dahil sa katandaan, wala na rin anya siyang tulong na makuha sa kanyang mga anak dahil sa kawalan ng trabaho dahil na rin sa pandemya. Naikwento rin ito sa amin hang hindi malilimutang karanasan ng manalasa ang bagyong Rosing noong 1995 kung saan isa rin ang usep panganiban sa Camarines Norte na dinaanan ng bagyo. Ay ano na, may pobya na po ako nung bagyong ito kasi nagkaroon na ng bagyo na inanod yung bahay namin. Wala natira kahit isang haligi. Ay maigi noon at medyo bata-bata pa ako. Ay ngayon po matanda na ako, hindi na ako makaano ng paglakad pag may tubig. Kaya doon na lang kami nagparaupo mag-asawa sa bangko. Lugaw na lang ang kinain namin at paano ka pa makakapagsaing noon na ano na yung kusina namin, ang lakas na ng tubig. Desmayado naman ito dahil hindi pa niya sila nakatatanggap ng tulong mula sa kanilang barangay officials. Prioridad kasi umano ang mga nagsilikas lamang. Narito naman ang kanyang naging sagot. Ay paano naman kami makakalikas sa matubig na? Tsaka yung asawa ko, hindi mo naman pwedeng ilikas at matanda na nga, nakakahiya. Wala kaming natanggap na ano sa barangay pa. Mabuti na lang at mayroong pribadong kumpanya na nag-aalok sa mga residente na maglinis sa tabing dagat. 6 masako kapalit ang 1 kilong bigas. Para sa mga residente, mabuti na ito kaysa wala. Nangako naman ang relief goods at paglilipatan si Mayor Ariel Non sa kanyang mga kababayan, lalo na sa mga lugar na itinuturing na novel zone. Totally damage namin is almost 600. Ang partially damage is 2,000 plus. Kaya yun yung sunod namin haharapin, ang pag-aasikaso naman. Yung mga relief goods natin, labo-labo na po para makapagbigay ng ayuda. Para kay Mayor Non, mas gusto nila ang permanenteng solusyon sa problema ng mga tao sa tuwing nawawasak ang kanilang bahay sa tabi ng dagat dahil sa bagyo. Para sa BH TV News, Kevin Alba.